Susan at Migs, kaisa tayo sa pagsusulong ng no to body shaming. Oo naman, Kuya Kim. Embrace your body kasi bawat isa kaya sa atin, kakaiba. Ayan, diba? At may ilang paraan naman para unti-unting tumaas ang ating confidence sa sarili. May klase na raw ng tattoo na hindi showy dahil kakulay ng balat. Alamin natin kung para saan yan sa kwentong inalam ni Von Aquino. Ang mga peklat at stretch mark o kamot sa katawan, kaya na raw itago sa nauusong paramedical tattoo. Dahil ang mismong peklat o kamot magiging kakulay raw muli ng balat matapos itong lagyan ng tattoo. Ang freehand tattoo artist na si Meg, peklat at stretch mark sa katawan ang disenyong sinusundan. Ang camouflage tattoo is isang type ng tattoo para matakpan or maging hindi masyadong makita ang discoloration or imperfection ng scars. Yung mga scars, so say stretch marks coming from cesarean, yung mga minor and major surgery, it can be addressed. Pwede din po yung mga childhood scars na flat or may texture. Kolehiyo pa lang si Jen ang magkaroon ng peklat sa mukha. We were traveling from Tarlac, going to Manila. Bumangga kami dun sa likod ng truck. Yung face ko, tumama dun sa dashboard. I had 6 stitches dito. Affects din my confidence. So talagang kailangan maayos. Araw-araw naglalagay si Jen ng concealer at makeup para takpan ito. Halata pa din kasi syempre pag magsasmile, mayroong uneven na area. Kaya nang malaman ni Jen ang paramedical tattooing, sinubukan niya agad ito. Dahil manipis ang balat sa mukha kung nasaan ang peklat ni Jen, nilagyan ito ng topical anesthesia ni Meg. Meron kaming ginagamit na technology or skin tone reading device na makukuha ang natural skin tone color. At yun ang magbibigay ng recommendation ng mixture of pigments na gagamitin. Ang ink na gagamitin nakadepende raw sa kulay ng balat ni Jen. Umabot ng 30 minuto ang tattoo session na ginawa kay Jen. I expect pagka nag-subside yung swelling niya, medyo mag-improve na siya. Makalipas ang ilang araw, ito na ang itsura ng peklat ni Jen. Hindi po pwede ang the usual ink na ginagamit ng tattoo artist because for camouflage tattoo, it has to be medical grade and specially made and lab formulated by the professionals to enter the skin. Insecurities naman ang dala ng stretch marks o kamot ng MMA fighter na si Vince. Sa kabila kasi na magandang hubog ng kanyang katawan, makikita ang stretch marks sa kanyang tiyan. Nung high school ako, overweight ako before I discovered fitness talaga. Para akong nanganak, may mga lines talaga na going down. Nahihiya ako minsan. Try ako ng mga cream, mga lotion, oils, pero hindi rin siya effective talaga. Sinuri muna ni Meg ang itsura ng stretch mark ni Vince saka hinanap ang tugma na kulay para sa kanyang balat. Dahil tila nakaumbok ang stretch marks ni Vince, gumamit si Meg ng inkless tattooing kung saan medical grade serum naman ang nagsisilbing ink sa balat. It's a form of microneedling, infusing medical grade serum, specially made for stretch marks and scars, to correct the texture and the color na rin. Sumalang din si Vince sa red light para maabsorb ng balat ang serum na inilagay. Mas nakakakiliti siya kaysa masakit. Expected after mag-heal yung scars, hopefully magbantay yung color niya. Posibleng umabot daw ng ilang session ang paglalagay ng paramedical tattoo depende sa kalagayan ng peklat at stretch marks. It is fulfilling na meron ako mga natutulungan because yung scars kasi not just the physical attributes ng scar, meron din naka-attach na emotional tsaka psychological trauma. Paliwanag ng plastic surgeon na si Dr. Eric Yapuanco, kailangan palipasin muna ng ilang buwan ang sugat bago ito lagyan ng tattoo. At least 6 months after the surgery, para si medyo mag-mature yung scar o mas maganda 1 year, para magkaroon ng infection because of the process. Before you have it done, go consult board certified doctor na talagang may alam about paramedical tattooing or about may alam tungkol sa mga treatment ng mga scars. Ang peklat o kamot sa balat, bakas ng nakaraan na maari na raw tapalan. Pero kailangan pa rin ng pag-iingat lalo na't hindi rin madaling mabura ang paglalagay ng tattoo sa balat. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.